guys, it's me again, Gla, and welcome back to my YouTube channel. And for today's episode, it's a continuation of my contemporary bag collection. And thank you so much for watching the first episode. I hope you do the same in the second episode. Today, I'll be talking about my entire Coach collection. Well, ginawa ko siyang 2 episodes, guys, kasi it will be very lengthy and ayokong ma-bore kayo sa sobrang haba. So, I decided na magkaroon ng first and second episodes. So, there, let's continue. I'll be talking about my entire Coach collection. And to start with, okay, dun na lang tayo sa mga small pieces. This one, this is the swinger, and I'm going to keep this because uso ngayon ang kilikili bag. I like the floral design, and yeah, wala pa kasi akong kilikili bag, and the bag is light, and gusto ko lang kapag yung, alam mo yon, yung hindi ako nag-iisip at kailangan ko ng small bag, ito na agad yung i-grab ko. So I'm going to keep the swinger. Oh my god, kinakabahan ako dito because I really love Coach bags in terms of quality. Sila talaga. Kaya sila yung madami sa collection ko. And then next would be, oh my god. This is the 1941 Dinky. I also like this. However, I don't know. Parang nawala na yung spark sa akin. So, I'm thinking to sell this Dinky. Pero ang nag-hold sa akin na huwag kong ibenta, 1941 collection siya, and I love the French bucket inside. At the same time, yung kanyang strap, ang ganda. So, dito 50-50 ako, but since 1941 collection siya, probably I'm going to keep this. And mahilig ako sa maliliit na bags ngayon kapag umaalis lang. So, yes. Ngayon ang nasa isip ko yung mga malalaki kong bags, sila yung i-dispose ko or i-resell ko. Next would be this 1941. Oh my god. Pag 1941 collection, patay na. This is the archive duffel bag. It's in maroon or oxblood color. I like the chunky hardwares. And yung strap niya, and it's 1941 collection again. Sabi ko nga po, 1941 collection talaga. Oh my god! And nawawala yung hang tag. Why? Oh my god! Nawawala yung hang tag niya. So, hanapin ko pa yung hang tag niya. Nakita ko lang siya last time. So, kapag nawala siya, then I'm going to sell it. Ganun ako, guys, kasi parang feeling ko, pag nawala na, hindi na siya complete and hindi na siya the same. So, yun. Ewan ko. But anyways, sana mahanap ko siya. Next would be this tabby crossbody bag. I like this. The color is so nice, so classy. And I'm going to keep this kasi pwede siyang formal, pwede siyang casual because of the crossbody bag. And I like it. I like yung material ng bag na to. Okay? So, dyan lang muna si Tabby. Next would be this. And this one is a 1941 collection also. This is a crossbody bag. And ang ganda ng kulay. Yan. So nice. This one, I'm going to keep it also kasi ano sila eh? Rare bag sila. Gusto ko ng mga vintage na bag. Kaya yun, I'm going to keep this because I like the color. Parang lahat keep, makupatay ako. Okay, next would be this Aster. Oh, buti na, tanda ko pa yung mga pangalan nila. I like this kasi I like the chain, and then it's actually a like a wallet on chain. So, okay lang to kapag, alam mo yun, to may party, may event, ganun, gusto mo ng maliit na bag. You just need to carry your phone, pang retouch, and you're good. This one, I'm going to keep because, wala, I like the chain talaga and gusto ko yung small. Next would be this, this backpack. I forgot the name. This is the saddle turn lock na backpack. This one, ang ganda ng color. I'm thinking if I'm going to keep it. But since hindi ako mahilig sa backpack, this one, I'm going to sell. So yes, sell. Next would be this Rumbler. I've used this ilang
times lang, siguro wala pang 10 times, yung nasa Bicol ako, yun yung first time ko na nagamit ko siya. It's a glove tanned, genuine glove tanned leather. Ang ganda, yan. This one, since I have a lot of crossbody bags na, ng Furla, tapos yung iba pa, this one I'm going to sell na lang. This one is so nice. Maganda siya na crossbody bag and pwede nyo rin siyang gawing shoulder bag. Yun. This one I'm going to sell. Anyways, for sure, aalagaan naman niyang makakabili. If ever may bumili. This one, it's part of my personal collection also. It's new, hindi ko pa siya nagagamit. Actually, yung iba talaga hindi ko pa nagagamit. Ilan lang yung nagamit ko kasi nga, di ba, nag-pandemic. So, recently lang na-resume din na meron ng work sa office. Kaya, konti lang din yung nagagamit ko. Coach New York Cassie 19. This one is in pink multi confetti. Ang ganda ng color nito in person. But since I have few bags na pink. And, ang ganda ng Cassie actually. Pero, wala. I like kasi the white sana and black na kasi. Yung white, yung chalk. Dapat kasi meron ako kasi nagkaroon ng mix up with the orders and yung sa akin, nabigay ko na dun sa customer kasi ayoko naman magalit yung customer, nag-expect na. So, binigay ko yung nag-iisang para sa akin dapat na bago. And yun, tapos wala ng Coach Cassie 19 and I ended up having this. So, sabi ko, sige, wag na lang kung hindi yung chalk. Kaya, I decided to sell this one. Yun. Coach Cassie 19. Pero, ang ganda pa naman ng Coach Cassie 19. Probably because of the color. Nasa mind ko na for Coach Cassie, gusto ko ng chalk. Ang ganda kasi ng chalk color, guys. Okay. Next would be this. This is the Rogue with Princess Leia. I'm going to keep this definitely because this Rogue is a collection bag and bagay sila ni Princess Leia together. So, I'm going to keep this. Yeah. Oh, may mark-mark na siya. But anyway, pag ginamit mo naman, ma-stretch naman yan. Hindi naman ako ganun kasensitive sa mga ganung bagay. Lalo kapag personal ko. Kasi, I know din na hindi ako maingat sa gamit ko. Like yung parang from time to time, kailangan, ayusin and all. So, yun. Siguro yun din yung kailangan ko, i-improve para maalagaan yung mga bags ko. Okay, next. This one is just sa pinaka, actually, first retail bag ko siya. Dito nag-start yung pagiging addict ko sa retail. This is the Parker shoulder bag. Ang ganda niya kasi it reminds me of Canada. Yung what do you call this? Yung leaf. Maple leaf. Yon. So, there. Kaso, ewan ko, naano ko na siya eh. Hindi ko alam. Pero, instead of keeping this one, isi-sell ko na lang siya or yes, ibibenta ko na lang siya. And, yeah, I don't know. Siguro, nawala na yung spark ko dito. Pero, ang ganda niya. Yan. Nung ginamit ko to sa office, ang daming nagandahan. Pero, sabi ko, sige na nga lang. Kaysa, i-keep ko siya ng i-keep. At, alam niyo yun, pag ni-store kasi yung bag, hindi na, may tendency kasi siya na malukot or kung ano naman. So, I'd rather nga na magkaroon na lang siya ng bagong mommy. I have also this. I bought this pre-love. And this is a 1941 collection, but probably since hindi kasha yung phone ko, I will just sell this na lang din. Syempre, ng lower price ko siya binili kasi this one is pre-loved. But again, glove tanned leather sila. Maganda sa Coach, guys, glove tanned leather, pebble leather. As in, iba talaga yung quality ng leather nila. Lagi ko yung sinasabi, kahit tumagal and all, okay pa din. Okay, next would be, okay, ito hindi ko pa ito nagagamit as in. And sobrang nagaganda din ako sa color kasi solid na solid. This one is, I also forgot the name, part siya ng Beat Collection. Okay, alam ko na, Beat Shoulder Bag. Yan. But I find it like super maliit doon sa loob. Ang ganda lang niya as a statement bag, very fashionable. Pinag-iisipan ko kung I'm going to keep this or not. Pero more on probably sell muna.
kapag hindi na benta, okay, di akin. Pero ang ganda nito, oh my God, 50-50 ako, basta bahala na si Batman. If I'm going to keep this, probably I'll let go the 1941 binky. But hindi. Anyways, basta ganun guys. Siguro I'm going to post everything na lang nang pwede kong maipost. This one, ito, mahirapan talaga akong i-let go. Pero inisip ko, sige na nga, i-let go na lang kaysa naman baka masira. This is the 1941, you know, si Heart Evangelista, the Riley lunchbox. Ang dami, and sa mga nabentahan ko, parang ako lang yung nakakuha ng tan na color. Lahat sila yung parang apple tan, which is yung may reddish color. But probably I'm going to keep it for now because wala nang ganito eh. It would be like, you know, mahirap na talaga akong makakuha nito. So I would keep this. Plus this is a 1941 collection. So yes, no. Pag-isipan kong maigi. Base dun sa mga naiwan or natera. Soon siguro kapag nakapagbawas na ako. Next would be, napag-isipan ko na to, this one is the Swagger. Maganda tong office bag, but since hindi naman na din ako madalas mag-office, I'm going to sell it na lang. Mahal din to last time eh. Yeah, but I'm going to sell itong mga to on a reasonable price. Definitely mas mababa sa pagkakakuha ko. Again, this is the Swagger in black. Maganda siyang work bag because it's black and gold. Magandang combination. See? Ayan. Ako, hindi sa akin nagmamatter yung mga ganyan. Kasi kapag ginamit mo na siya, mag-stretch out naman siya. And iba talaga yung leather, guys. Kala nyo lang look hot or something. Pero okay pa din yan. Ayan. Ang ganda. Black and gold. So, there. I still have few bags. Actually, sila yung mga... Hindi naman hinoard, like parang binili ko sila on a good price and then I ended up keeping it instead of selling it, and I'll show you all of them. To start with, this one is a third lock closure din. I got it kasi mura siya. Mahal ko nakuha yung saddle na bag. This one, mas mura ko siya nakuha and I find it very cute. Limited edition din tong coach third lock na to. So this one, I'm not keeping it. I'm going to sell it. This coach turn lock, and then next to that would be this bit saddle na crossbody. Ito yung dupe ng Bobby, Dior Bobby saddle bag, and ang ganda niya. Very expensive lang talaga siya, but you know, worth it kasi ang ganda nito pag nakasuot. I'm not going to keep it na. I'm going to resell this bit saddle bag, and then this one. Ang ganda rin nito, actually, and naka-wrap pa to, guys. Yan, ang ganda nito kapag merong laman sa loob. Bagay siya sa mga office girl and all. Maganda talaga siya, tapos may extra strap talaga. I cannot, you know, hindi siya na-justify ng camera ko or dun sa mga reviews, pero maganda talaga tong bag na to. Hindi dahil para dahil binibenta ko siya, pero maganda siya. Kasi ako, namimili talaga ako ng maganda sa paningin ko just in case hindi ko siya mabenta. At least, may option ako na gamitin siya, di ba? Parang hitting two birds in one stone. Like, gusto ko rin siya. Like, bet ko siya, ganon. So there, that is the... Oh my God, I forgot the name. Ano nang pangalan nito? This is the Color Block May shoulder bag. So yun, maganda yung May. And then this one, I'm keeping it for such a long time kasi feeling ko bagay siya sa wedding, bagay siya sa mga occasions, baptismal, yan. This is the, what do you call this? Dreamer. Yan, ang ganda niya. This one, I'm going to keep it because wala na rin ganito and it's super duper cute. So pristine. Hindi ko pa siya talaga tinatanggal or nilalagay sa dust bag kasi gusto ko new as possible. Yan, so ayusin ko na lang siya later. And then next would be this. Na-review ko na din po. This is the Tabby shoulder or Tabby wallet on chain. Dati gusto ko siyang i-keep, but since ginamit ko na yung Aster, I'm just going to resell this. Pero ang ganda rin ng color nito. Oh my God, super ganda ng color. Look at that. Ang ganda ng color. So parang sabi ko, oh my God. Ay,
Yeah. Pero since kailangan natin ng space, kailangan natin ng extra income, yan, ilaban natin yan. So, I'm going to sell this na lang. Pero ang ganda ng kulay. Shucks, ang ganda ng kulay. If ever man na-equip ko to, I'm giving up some of the bags na sinabi kong ikikip ko. Kasi, yon, kailangan talaga natin ng space. So, kailangan sakto lang yung maiwan na bag sa akin. Okay, last but not the least, definitely this one, ikikip ko talaga. Sinabi ko nung ikikip ko to kasi ang ganda, solid din yung color. Mint green, and this is the, I forgot the name. This is the Dinky 18. Yung name ng color is wash green. Diba? Ang ganda, and it's so soft. So there, I have few bags coming then on the way, and definitely for reviews then yon and for resell hopefully, kasi para sa ekonomiya. So that's it, guys. Those are my entire collection of contemporary brands. I hope you like it. If you do, please give me a thumbs up. If you haven't subscribed, please do subscribe. And if you have any questions, comments, or let me know, guys, your thoughts. Ano ba yung dapat kong i-keep? Ano yung maganda para sa inyo? Utilize the comment section below. I'm interested to know para naman matulungan nyo akong makapag-decide alin sa kanila yung ilalet go ko at i-keep ko. Thank you once again, Glammates, and I'll talk to you on my next video. Bye!